Hi guys, little time na back home ka naman. Magawa natin siya ng baboy para masarap. Tara, luto tayo guys. Mag-isa na tayo ng bawang. Sinunod ko na yung sibuyas, guys. Next naman ang ating baboy. Konti lang yun. Hintayin natin siya ang lumamok. Bago natin hanggang yun, alaman. Guys, ilagay na natin ang ating alamang. Sarap. Sarap pa nito sa mangga. Dahil marami po kaming mangga sa aming bakuran. Diyan mango. Hintayin po natin siyang kumulo saglit. Hintayin po lang natin siyang kumulo saglit bago natin po siya lagyan ng suka. And guys, medyo nag-isa na natin siya. Saka po natin lagyan ng suka. Mas maganda po, mas maraming suka. Pero tansyado nyo lang po yung suka. Ito pa, nagdagdag pa ako ng suka. Pinutuin po natin siya sa suka. Hintayin lang po natin mag matanggal yung suka. Yung matuyo siya ng konti. Tapos saka po natin lalagyan ng mantika. Doon po natin siya ipiprito para hindi siya madaling masira. Balikan po natin. Ito na po ang aking bagutong. Kailangan po natin siyang lutuin sa suka. Hintayin po natin na maluto siya sa suka at matuyuan ng konti. Saka po natin lalagyan ng mantika. Ilagay ko na rin po itong sili para masarap, maanghang. Tapos lalagay na rin po natin ang asukan. Maglalagay po tayo ng asukan. Mukhang yung ano lang, sakto lang po sa tamis. Parang po yung masyadong matamis. Hintayin na lang po natin siyang matuyuan ng suka bago po natin lagyan ng mantika. Balikan po natin. Ito na po siya guys, ang aking amanan. Tapos po, lalagyan na po natin siya ng oil, mantika. Iluluto na po kasi natin siya sa mantika ngayon. Kanina po sa suka. Depende po sa marami ng mantika kung gano'ng karami po ang ilalagay niyo. Sa akin po kasi dinadamihan ko kasi nilulutuin ko talaga siya sa mantika para hindi po siya natutuyuan, para hindi po siya dry.
Lang po natin siya hanggang sa maprito natin po siya, hanggang sa maging mapula na po siya. Ito na po ang aking bubuto. Naluluto na po siya sa mantika. Hinaan niyo lang po yung apoy. Naluluto niyo na siya sa mantika para hindi siya masomo. Mapula na po. Pero para sa akin, hindi pa yun. Ito na po. Ito na po ang aking bagoong alamang. Patayin na po natin ang apoy. Namula na po siya. Tignan niyo na po yung kulay niya. Luto na siya. Wala po akong ginamit na aswerte dyan. Namumula lang po talaga sa dyan. Palamigin po muna natin bago po natin ilagay sa isang garapon. Luto na po. Pinatay ko na po yung apoy niyan.